Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay sasagutin ko ang ilang mga katanungan about a Shopee seller. So kung isa ka din sa mga tao na gusto na magbenta sa Shopee pero natatakot at ang daming tanong sa isip na hindi masagot-sagot, so watch this if nandito yung tanong mo and sasagutin ko. Number 1. Sa registration po ba ay kailangan real name or okay lang yung kung ano rin ang name ng shop? So, nagbigay siya ng example ay grocery store ang username at yun na din ang name which is the grocery store or yung pangalan niya. So, the answer is much better kung ang pangalan ng shop mo ay yung username at yung name mo ay yung real name mo. Kasi guys, sa Waybill, ang lumilitaw doon ay yung pangalan nyo. Hindi yung pangalan ng shop nyo. So, ayan yung example ng Waybill na may nakalagay na seller and a buyer. So, as you can see, yung pangalan mo or yung real name mo, yung nag-a-appear sa Waybill. So, yung pangalan ng shop mo ay makikita lang siya kapag binisit yung shop mo sa Shopee. Okay? So, tip guys, sa paggawa ng shop name sa Shopee ay depende sa kung ano yung gusto mo. Sa akin kasi guys, yung pangalan ng shop ko ay kinuha ko sa pangalan ko mismo, which is sa middle name ko. Ang buo kong pangalan ay Erica Pascua Cruz. Ang pangalan ng shop ko ay Pascuarific Shop. So, yung Pascua plus Terrific, Terrific means great, and equals Pascuarific Shop. So, ayun, ganun siya. It depends on you kung pangalan mo ba, kung saan magagaling yung shop mo, or yung may kilala kang artista, or kung sa trip mo lang. So, ikaw ang bahala kung anong gusto mong ipangalan sa shop mo. So, question number 2. Kailangan pa po ba ng DTI sa Shopee? The answer is no. Hindi na po kailangan ng kahit na anong requirements kay Shopee bago ka magbenta. So, ako ay nagbenta sa Shopee as in try lang. And nag-post lang ako sa Facebook and then may bumili. So, hindi ko alam kung magsusunod-sunod na siya kasi ang shipping fee ko ay 80 pesos. So, sana meron, di ba? And meron at meron din naman bibili dyan basta keep on uploading lang ng mga items. So, yun nga guys yung sagot. Hindi na kailangan ng kahit na anong requirements kay Shopee. Sa Shopee, before ka na magbenta, wala ng DTI, wala ng BIR. Kung gusto mo na magbenta, just sell. Just start now. Okay? So, question number 3. Bago na po ang patakaran ng Shopee. Yung Waybill sticker, sino po ang magpro-provide? So, recently guys, may nag-notify sa akin na ang pouches ay hindi na daw libre. I don't know if kung totoo yun or hindi kasi sa July 1 pa yun ata. And pero yung Waybill, totoo na si seller na ang magpo-provide nun at hindi na si courier. Siguro before, nung mga nakakaraan taon, si courier ang magpo-provide ng Waybill, pero ngayon ay si seller na. Ang reason ni Shopee doon ay para hindi na masyadong mahirapan si rider or maguluhan kapag ka dumarating siya kasi sila na nga yung nagdadala ng order mo at the same time sila pa nagpo-provide ng Waybill mo. So, parang nagiging magulo yung process. Okay? So, kaya siguro naisip ni Shopee na si seller na lang ang magpo-provide nun para maging maayos ang flow ng pag-deliver. Kasi, di ba, imagine kung si courier ang magdadala ng Waybill mo, tapos ang daming nag-order sa'yo. So, kapag dating niya, iintayin ka pa niya. Tapos, ang dami-dami niya. Tapos, ang kupad-kupad mo pa. O, di ba? So, kung nagmamadali ka, tapos, ganun yung nangyari. So, kailangan talaga na ikaw na ang mag-provide ng Waybill mo. Okay? Para iwas hassle. So, yun nga lang ang disadvantage ng seller mag-provide ng Waybill
ay magastos kasi 5 pesos ang isang bibit. So, question number 4. I want to start my Shopee shop, but I am from province and is it possible? So, the answer is yes, it is possible. Ako ay probinsya din sa Bulacan. At yun nga katulad ng sabi ko kanina, ang shipping fee rate ko ay 80 pesos. So, ganun. Ang lumalabas kapag ka nag-upload ako, ad product sa Shopee ay 40 pesos lang siya. Pero ang nag-a-appeared sa buyer ko ay 80 pesos. So, niloloko tayo siya. Char lang. De, ganun talaga kapag ka province area ay 80 pesos yun. Pero pwede ka na magbenta sa Shopee kahit na province ka. Okay? So, question number 5. What if po kapag first time lang, tapos pick up, paano po yung pouches? Okay? So, the answer is, si JNT, kung si JNT ang pipiliin ninyo na courier nyo, may dala siya na extra pouch at bibigyan ka niya ng 5 piraso. So, ayan yung binigay sa akin ni courier nung first order ko at meron din siyang dala na waybill. Ang sabi niya sa akin, kapag ka first hanggang 3 order, ay libre ang waybill. Pero pag pang-apat hanggang sa susunod na, ako na ang magpo-provide na. Pero yung pouch ay libre na daw yun. Okay? So, ayun nga guys, na pagka first order, piliin nyo na yung pick-up kasi masyadong hassle kapag ka i-drop off ninyo, lalo na kung medyo malayo pa sa inyong branch ng courier na pinili niyo. Okay? So, question number 6. So, by the way, share ko lang. Ang bait ng nagpunta na rider sa akin, yung first order ko. So, ang sabi pa nga niya ay sa next order ko daw, bibigyan niya daw ako ulit ng pouches. So, binapaalhanan niya ako. Question number 6. Paano po kapag dumating sila and then wala pa silang dala na waybills? Okay. Paulit-ulit lang tayo. So, first order, provide ni courier ang pouches and waybill. But, the fourth order, ikaw na ang mapaprovide ng sarili mong waybill. So, ibig sabihin, kapag dumating si rider sa bahay ninyo at pipick up yung item mo, ibibigay mo na lang siya kasi nga, ikaw na ang nagprint ng waybill at hindi na siya. So, ganun lang kadali. Question number 7. Paano mare-receive ang payment kapag ka-cash on delivery ang pinili ng ating buyers? Ihahatid din po ba sa atin ng courier yung cash? So, natawa ako nung nabasa ko. Ang sagot ay hindi. Kapag ka-cash on delivery ang pinili ni seller na payment method, kailangan pindutin niyo yung order received. Ayan, kailangan niyo yung pindutin para ma-transfer yung pera sa seller balance mo. Okay? Hindi ihahatid ni courier or ni rider yung cash sa'yo. Okay? I-withdraw mo yun para makuha mo yung pera. Okay? So, question number 8. Pag po ba seller ka ng Shopee, dapat may thermal printer ka sa bahay? So, the answer is no. Okay? Kapag ka nag-start ka pa lang na magbenta sa Shopee, hindi required na bumili ka ng kahit na anong klaseng printer kasi imagine this guys, nag-start ka pa lang tapos bibili ka ng printer. Ang printer ay, I think, nasa 4,000. So, ayan yung example ng printer. At guys, yung halaga ng printer na yun, pwede mo siyang gawing puhunan. Paikot-ikutin mo bago ka bumili ng printer. So, siguro much better na kapag marami ka ng benta at matagal ka na sa Shopee, doon ka palang bibili ng printer mo. Kasi malulugi kasi kapag ka inuna mo yung printer, tapos wala namang bumibili sa'yo, diba? Tapos thermal pa yung bibilihin mo. Kasi sana bumili ka na lang ng normal printer. Diba? So, ayun lang. So, question number 9. Paano po yun kapag mag-a-upload ng item? Kami po ba ang magsusukat? At pwede rin po ba na ako ang mag-deliver kapag ka malapit? Pwede po bang ganun sa Shopee? The answer is, as far as I know, pwede mong i-deliver yung item or yung product na malapit sa inyo kapag ka Facebook lang yung nag-order sa'yo. Pero kasi kapag ka Shopee, kailangan cash on delivery yun guys. Hindi yung pupuntahan mo siya,
or kahit na ano pa, hindi. Cash on delivery or other payment method sa Shopee, pero hindi mo pwede na i-deliver sa malapit through Shopee. Or gagamitin mo yung Shopee, tapos i-deliver mo yun. Okay? So, kung may order ka sa Facebook at makikipag-meet up ka, so yun, tapos malapit lang, then ibigay mo yung item nila, hindi mo na kailangan i-involve pa si Shopee. Okay? So, kasi ganun lang din yung ginagawa ko, guys. Yung isang item ko recently ay nabenta ko. Pinost ko siya sa Facebook, pero nakapost din siya sa aking Shopee shop. So, nabenta siya through Facebook at nakipag-meet up ako dito lang sa amin kasi pinick up lang niya. So, ganun lang. Diba? Hindi mo na kailangan i-involve pa si Shopee kapag malapit lang yung i-deliver mo, diba? So, last question. Regarding sa stocks, pwede po ba kung below 5 lang ang on-hand stocks ng seller? The answer is yes. Why? Kasi guys, lalo na kung pre-loved items lang yung mga binibenta mo, katulad ng mga damit, sapatos, or kung ano-ano pa ng mga used items, required talaga na isa lang yung stocks mo. Karaniwan sa mga binibenta ko sa Shopee ay pre-loved clothes, which is, ay isa lang yung stocks ko. Okay? Kaya, pwede kahit isa lang yung stocks mo. And, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo itong video na to, please like and subscribe. Thank you. Isa ka din ba sa mga gusto na magbenta sa Shopee pero natatakot dahil ang daming tanong nila sa kanilang sarili? Ah, mali. Isa ka din ba sa mga tao na maraming tanong sa kanilang... Ay, mali! Isa pa. Isa pa. Lalo ba? Lalo ba? Lalo ba? Lalo ba?